The team, sino ang mapipiliin mo dito? Ito medyo mahirap kasi parehas maganda yung lineup pero sige, I'll go for the Blacklist International. Parang Onyx kasi yung lineup nila eh, kung mapapansin nyo. Parang Onyx, parang yung, well, parang kala ko nga parang BTSB kanina. Pero ikaw, Bish, sino yung magiging pick mo dito for the final game dito sa series na to? Ako, Tres, pag ikaw nagkalito, tangatlo mo na. Parang may patret yun ah. Pero may na naman. Pero they still won that game. But anyway, Blacklist International, parang gusto ko din mag-in kasi yung Blacklist International dito. They have Angela to protect Aqua, which is the lane. And they have a Tamos din eh. Pag braso-braso kung sakaling pupunta or pag dito yung line ng Geekfam. Lahat sila, lahat sila melee dun sa side ng Geekfam. Lahat sila gigit na or lahat sila susugod eh. For the side of Geekfam din. Kumpara sa Blacklist International na line up ko yun. Tignan mo kung anong ginagawa ng Geekfam ngayon. They're not moving. Oo nga no? Walang galawan. Para na lang. Well anyway, so regarding sa National, they will have a chance para makapasok din dito yung Hellcurt. And sabihin natin may definite calls. Pero will be that sa game dito na Blacklist International versus Geekfam. Mukhang totohanan na to. Wala nang biwan mo. Wala nang joke lang. Pero Blacklist International, again, this is gonna be a funnel strat for both sides. Para sa dalawang team na ito ko yun. Yes, and ang napansin ko, no? Ling goes for the blue buff while yung Hellcurt naman natin goes for the red buff. Uy, parang may nalang. Be a very first blood. 45 seconds in the game. And yung Carmilla na natin mukhang na problema ng maaga against yes. Sa Sabs. Yes, partida, gumamit siya ng Vengeance doon and Killer doesn't even have a Vengeance. Talagang Coterand lang din Sabs lang ng pasod neto ni Tamus. Talagang binraso-braso, si Night Sight lang dito ni Killer. Wala pa, I guess, yeah, hindi natin nakita pero feeling ko naging confident siya sa first game niya for X-Ward at the top lane. Nako, pero mukhang tama ka nga, no? I think kailangan mag-ingat dito ngayon ng Geek Farm, especially, delikado sila eh, diba? Sa ating seeds, diba? On the lower bracket nila eh. Kailangan nila itong maipanalo. So I think they need to play safe against Blacklist International. This might be the only chance for them to get back up on the seed. Yeah. The only chance siguro na manalo dito yung Geek Farm kung patuloy nila mahuhuli dito itong si Aqua. Kasi ako yung key player ng, key hero ng side ng Blacklist International as for now. Kung matitibag nila dito, Aqua right away, that would be nice para sa side ng Geek Farm, magkakaroon ng freedom yung Hellcurt na wax in, wax out noong first kill niya. Okay. And then silence lang, easy silence with his passive for Hellcurt. Sabay clean up na lang din sa the rest na maiiwan dito sa Blacklist International. Pero mukhang nadedelegate dito si Peter. Hindi naman siya tinuloy ni May, pero may figure pa rin dito si May. Nandaman niya, uy, may lumalakad na Aqua dito. Oh. Hindi pwedeng mag-isa dito itong si Riddler. Parang strange. Hindi niya rin makikita Aqua. Happy Daling, napakabilis mag-rotate niyan sa mapa, napakabilis rumispond din niyan, Kuya Bay. First time nga ako makita ng Ling na sumubok gumank, no? So, naglalakad. Kasi usually, Ling, pupunta yan sa lipo, o lumihilipad, tumatanong-tanong sa pader. Pero ngayon, nakita natin siya naglalakad, no? Yeah, yun yung tawag na stealthy walk. Lumininja. Itong siguyan nyo, Ling. Pero they still failed to push yung first tier turret ng Geek Farm at the bottom lane. Pero continuous pa rin yung farm na binibigay both on Aqua and both on Curtizy para sa side ng Geek Farm. Wala pa naman tayong nakakarasuhan bukod dun sa kill at the top lane. And tatamaan mo ng arrow dito yung side ng Blacklist International. It's just next turn na nakita ko natamaan ng arrow for now. And Grok, yung gusto eh. Give me the arrow. Come on. Give it to me. Ganun lang yung isang Grok ng isang Dexter. Kasi alam niya, kapag siya yung tinamaan ng arrow and malaki pa yung buhay niya, wala namang gagawin niyang si Lina na yan sa akin eh. Parang ganun siya, Kuya Ben. Yes, tama. No, I think ang kailangan gawin dito ngayon ng Geek Farm, no? Kasi nahihirapan din sila kahit pati against this league, no? Ang kailangan nilang gawin ngayon is to look out for the league. Kasi madali naman makikita, unlike nung unang labas ni Ling, di ba, na naka-invisible while on the wall. Ngayon, hindi na. So, I think kayang-kaya na nilang i-prevent yung pag-dunk ng Ling na to. Ito yung ginagawa ni Killer. Hindi niya sinasanto si Wynat. At tank pa ba? Hindi. Wala tank i-burst down. Wala lang tank dito. Wala ka pang item as a tank. Pero, Geek Farm, hindi rin sila nagpa-lugi doon. They managed to push the first tier turret to the bottom lane. Pero, Exxon, nahuli si Killer. Pero, hindi na nila talaga further. Iahabulin pa itong si Hila, alam kung nanay yung director national late na nung napakita na nasa bottom pala, sayang, dapat dinow na natin yan sana. And hindi din naman sila yung may pinakamabilis na panghabol dito for the side of Geek Farm, and they're gonna be taking this first tier turret para sa side ng Blacklist International. Yes, and 4 minutes into the game tayo, Ate Yas, hindi ganun kalaki ang kalamangan ng Blacklist International in terms of gold. And also, lucky kasi 1-1 tayo dito. So, playing safe siya, magkabilang team natin dito because we both know na one mistake lang talaga, mamamroblema sila maigi. Yeah. Pero, pagsinin din natin muna na sipa nila dito. Kung si Cecilio, they money to take him down and Dexter as well ang isusunod sa listahan. Neto ni
Pero tempers of Blitz, napabagsak naman nila Delgarden, yakap Sultami from Moino. And kasama ba yung bouncing baby ball, waxing waxing for Selena, napabagsak nila din si Ling. Caught off guard, walang purify dun si Ling ha. Kasi red fish eh, pero si Kill, mukhang siya ang mapapatay. You're not the killer anymore, sabi ni Selena. And that's gonna be a nice 3 kills para sa side, kasi from Geek Fam. Ito yung sinasabi ko na, if tumama yung arrow, and if mapasukan nila dito yung Blacklist International, malaking bagay yung pagtama ng arrow kay Cecilion na wala siyang purify, mm-hmm. na nakapasok yung throw para mapitas yung Cecilion na nasa backlines. Wala sila po problema yung second skill doon. But I guess they stayed for far too long para kay Carmilla, and patay siya doon near the tower ng side ng Blacklist International, Kuya Bay. Yes, at yung kaso, no, look at Kurt Easy dito, no, with the bounty hunter, meron siyang dalawang kill compared to Aqua with the bounty hunter. Na walang medyo advantages ko para sa ating Hellcurt in this match. Mamamroblema sila possible yung Blacklist International against this Hellcurt mamaya. Yes, mamamroblema talaga sila dito sa Hellcurt mamaya. Pero I can only imagine if ever hindi nila napapagad yung mga purifies dito na sa ating Blacklist International na nag-resisting skill, yung binato dito ni Cecilion and Dark Knight Falls as well. Walang kapatayan. Kaso nga lang, wala pa silang reverse dito for the side of Blacklist International na nakuha pa din yung Turtle. They have to go back for Geek Fam. Kesa makuhaan pa sila ng casualty. Yun ang problema. Kapag Dark Knight Falls ginamit nito, you want to get a kill. But in case, walang reverse man lang or napa-low health man lang yung Geek Fam, medyo nagdelikado pa dun itong si Exhort. So they have to go back. So, mga ganong, sabihin natin, mga fail na papasok then for Geek Fam, mapapanis sila sa mga ganong tactics, pero hindi pa natatapos na ba natin dyan, because why not? Makapaligyan din ang same pack dito ni Cecilion, and they're gonna get a kill para sa side ng Blacklist International, even invading yung blue buff ni Herpert. Wala na sila magagawa dito. Kurt Easy trying to get that blue buff, and I guess he got the blue buff para kay Herpert na malayo yung kanyang kuko. So, naabot mo pa. And mabalik ako dun at Iaso dun sa sinabi mo na when you use Dark Knight Falls, you need to find the kill, no? Naging problema dito ni Kurt Easy is si Aqua is by his side eh. Once he activated the Dark Knight Falls, nag-aabang doon si Aqua and Angela, automatic, pagkadilim, sumali bagay siya kay Aqua to defend the homies, talagin natin homies, kasi mga teammates niya, kumbaga, no, from Hellcurt, which is very good defensive coming from Blacklist International. No. Magbutas para kay Hellcurt. Kasi siya yung hero na hindi nawawala sa meta talaga eh. Kumbaga siya yung hero na hindi naman siya yung pinaka malakas na hero. Kasi kapag may Cho kayo, you have all the disable and all the stuns in the world. Pero Cho, andun din yung physical damage niya sa tower din. Mm-hmm. Pag Cho kayo, parang instant minus one as long as yung kalaban mo walang purify, as long as malakin mo yung kalaban mo with Way of the Dragon. Bayad na bayad yung kasi minus one agad sa kalaban yon. Pero Cho, maganda din yung ginagawa dito na Cho na habang nakikipag-drapuhan yung Geek Fam sa the Blacklist International, hindi din siya nagpapahuli in terms of the farming. Minimake sure niya din na hindi sila nahuhuli sa may lane. Pero another Dark Knight dito. And makabo lang din Edward popping that ulti, and again another Dark Knight Falls na wala sila na progress at mag-iwan pa dito sa Exhort. Ang lahat ng Hill of Vengeance dito na Exhort, pero ahabol pa rin dito si Aqua at Miss Angela inside and Kurt Easy. Masyadong sakit. Look at the buff, mas mga purify dito sa side of Blacklist International. Dari parang na hinahabol pa nila dito si May buhay pa naman, pero kalahati ang mga buhay na mga nangatira para sa side ng Geek Fam. Pasok na pagpasok ni Hellcurt, kaya ba nakita mo yun? Agad yung mga purify. Really doesn't have to pop kasi nasa loob siya ni Aqua. Pero alam nila na pagpumpas si Hellcurt, sige pop tayo kasi wala naman masasalin sa kanila eh. And that's a key for the Blacklist International para in-murder itong si Hellcurt na, oy, Chong, mali yung pinasuhan mong tarima, boy. Parang ganon, Kuya Bay. Yes, that is their way of countering, no? The silence ng isang Hellcurt dito is to pop off their purify during the classes para naman talaga yung wala silence sa maramdaman. And look, dito ah, eto na yung sinabi ko sa iyo kanina, no? May actually assassinating someone during a teamfight. No? So possible naman talaga na kakayanin ba ng isang Chu, no, maging matakpan yung butas na may iwan ng isang Hellcurt? Parang ganito lang yan. 5v5 ang laro ng ML. Pero kung ikaw lang ang lumalakas, hindi ka masyadong, kumbaga hindi ka masyado ding mabubuhat, hindi mo masyadong mabubuhat yung mga kampi mo. This is a 5v5 game, hindi sapat na si Cho lang. Yes, nakakapitas dito si Cho, pero sino yung napipitas niya? Si Edward lang. Pero si Aqua kasi yung problema din dito ng side ng Geek Fam. That's Edward, he can come back. Sa Cecilio, hindi nawawala yung snap niya. Babalik at babalik yan. Pero si Aqua, protect, okay lang eh. Kasi si Aqua talaga yung pinaka-key sa ingredients dito na sa yung Blacklist International. Nag-go na dito si Exhort, still safe, no? Pero going back to sinasabi natin, kung hindi si Aqua yung mahuhuli ni May na mabuburst dito ng side ng Geek Fam, I guess mapapanish pa rin talaga sila. Ganun yung kaninang pop ng purifies ng Blacklist International. Ganun at ganun yung gagawin ng Blacklist International every time na papasok dito si Hellcurt, Kuya Bay. May napansin lang doon pala ako, Ate Yasuno. Yes, tama ka natin sa sinabi. Pero may napansin ako, Aqua, hanggang ngayon,
20 almost 11 minutes into the game, wala pang kill. So, sustain ko pa sa makakalamang basila kanina ng sobra. Sana ni-request mo. Na-request mo. Possible ba ako kanina pa nakakuha ng kill? Maaga nilang matatapos to. Hmm, pero medyo may Dark Knight Falls na naman. This time nakuha nila si Tithilion and another kill. Pero that's gonna be the death on the Hill Curse. Yun na yung pandamage yung nagkalat-kalat na yung Geekfam. Habol dito, habol to all. They have all the right para sa side ng Latins International. They could push. What is talaga ma-eliminate na yung pinaka-damage dealer on your side? Mm-hmm. Even bumagsak. Wala na. Bagsak nito, walang pampitas eh. Nag-ano sila doon, nag-trade sila for a Tithilion, which is who act as a support para sa side ng Blacklist International, para sa tatlo sa kanila. It's not really wise para sa side ng Geekfam, pero ganun talaga yung maglidin yung game natin as long as hindi nabuburn yung mga Purify sa side ng Blacklist International. Hindi makakapasok na matino dito si Helper to silence everybody. And then si Blacklist International, they will transition to this first level 1 Lord. Level 1 Lord. Nakapot, pero wait, hindi pumasok pa dito. May going in the way of the Dragon Lord is still alive. Pero sino makakuha? Blacklist International will take down the Lord. No, Aqua trying to run away. Killer, naipit dito sa Milan. Echo is slowing dito si Killer. Killer will try to jump. Akuha dito yung Eye of Tempest dito. Uy, Abyssal Arrow will not be defeated. Parang ganun eh. Oo. Parang thank you Cyclone coming from Killer. Kung hindi niya nakuha yung Cyclone na yun, hindi siya madadasa, hindi siya makakawala kay Carmilla kasi maahabol siya din doon. Carmilla has the movement speed, pero that is diving to this kung papasok pa doon si Carmilla. And na-secure pa rin ng Blacklist International dito yung first Lord in the game, and meron silang katapatan dito na mag push na they have a Purify para sa side ng Blacklist International. Kuya Bay, yes, and Ate Yasuo, no, yung Lord na to meron tong skill kasi it is past 12 minutes nung nakuha nila yan. Meron na yung Sagasa even though level 1 Lord lang yan. Tama, pero mukhang na-eliminate agad yung Lord. I mean, nasa top lane pa lang yung Lord. Butas na, by the way. Butas na yung top lane dito. They can push top lane, in mid lane, and bottom lane habang busy yung rest ng Geek Fam. Sa pag-take ng Lord, they will be losing a tower or two para sa side ng Geek. Pero, uy, ang ganda setup. Dark Knight Falls, asan yung mga Purify na pump na? Napatay nila dito si Angela and even Edward. Nauna yung Purify before yung Dark Knight Falls. Pero, iwan pa rin dito si Aqua na nag-ipik din sa lima or apat ng side ng Helper. Pero Helper, Maniac, mukhang bibigyan ba na sa Average? Full pa, Dex, Immortality. Mukhang bibigyan ng Maniac. Savage! Bibigyan ng Savage. Siyempre, he's got all the right to take that Savage. He earned it. And yung sinasabi ko, they just have to pop first yung mga Purify ng side ng Blacklist International. Kasi if not, Purify lang din nila. Hindi sila masasilence. Helcurt, mamamurder siya sa gitna ng Blacklist International. And on hot, I could say na caught off guard yun, yung Blacklist International, Kuya Bay. Tignan mo yung nangyaring teamfight dito. They did not expect that much damage coming from the Helcurt. Kasi alam nila, ang kill nila is, hindi ito masyado na kapag-farm, wala ito masyadong kill. But look at that. And all of the Abyssal Arrows here connected, leading to the Savage of Helcurt. Naiwan dito si Dexter. Dexter cannot do anything na eh. You need to think this is enough for Fam to come back on this game. Kung may mangyayari ulit na teamfight na ganun. Kasi kahit sabihin natin, Blacklist International, hindi nila yung expect, but that's a Helcurt. Kapag may apat na kalmot yan, expect mo masakit at masakit yan. And dikit na dikit si Kritizi, silent sila doon, wala silang magagawa kasi maaga nga nilang napop yung Purify nila on side of Geek Fam. Pero mukhang mahuhuli ba dito si Dexter? Makunat naman din yan, nandito din naman si Killer, pero hindi makikipagbrasuhan dito yung side ng Geek Fam. Hindi pa rin naman nagbabago yung vapor dito ng Geek Fam. They earned a little bit on those on that clash, pero hindi rin mababago na sila yung pressure dito in terms of the lane. Medyo pressure din sila dito in terms of the network. Medyo close naman nila yung gap sa network, pero mabilis pa rin talaga yung pag-angat ng network ng side ng Blacklist International. Kasi buhay na siya ngayon, continuous on the farming, get some buff, get some jungle creep, then we can come back again later, Kuya Bay. Yes, tama dyan natin. So, and now, the big problem here is Kurt Easy has racked up some damage for Geek Fam PH. Now, Blacklist International needs to take note on that kasi I think tumatak na sa kanila. Uy, Helcurt, malakas na yung damage. Can assassinate 2 to 3 persons in our team, especially Aqua and Edward. Yep, yep. And ang problema dito, kung hindi nila, kung mababurst down nila dito, Angela, before pumasok kay Aqua, mababasa yung mga natin niya. Pero another silence na naman. Sir, kayang-kaya niyang santuhin yung silence dito and yung damage ni Helcurt. So far, he's at Amos after all, pero nasa bandang likod na likod dito si Why Not. Habang naiwan niya yung mga nasa harap na Species Heroes or yung kanilang core dito na medyo nasasaktan against Blacklist International. Pero after all those skills na nagkabatuhan, wala pa rin nagkabatayan. Natama naman dito ng arrow si Kim. Napakaganda wild charge to stop CKTD from murdering. Eto si Tato, you saved me, bro. You saved me, Killer. Yes, now the Lord is up. No, Blacklist International will take this priority. And kung napansin mo ha, during the last teamfight, nakita mo ba kung nasan yung Angela? Mm-hmm. Actually, ang ganda ng ginawa ng Angela na doon to prevent Helcurt
took off killing him na during the fight. Doon na lang siya, nagtago na lang siya sa pinaka bane, malayong lugar na pwede niyang pagtaguan, and is only waiting for the chance to activate his ultimate on Aqua, which is present, magandang technique. Yeah, magandang technique nga dyan, pero grabe dito si Dex. But face check kung face check, talaga wala si Dex sa nararamdaman ng apat na heroes na hinaharap nga sa gigang. Kahit mag-receive siya ng lots of damage from them, I can still survive. Pero Angela is in rock right now. Nasipa naman nila dito si Titilion na one-off naman ninipes sa kanila. Pa-expire na dito itong pagsapi ni Angela. Pero papasok pa rin dito si Aqua with the Tempest of Blade na tatama sa dalawa na habulin nila. Or Black is international yung the rest ng gigang na nagsipusuan sa may bandang gitna. And Angela preheating with the love wave. Same with Aqua, na habol lang din ang habol. Sige, ipag-pour mo, parkouris ka. Sabi ni Aqua dito, and mukhang nag-fall off na dito, information dito yung dito, they have to go back, they have to secure na buhay pa silang tatlo, kahit papano, hindi na nila bibigyan ng casualty, hindi na nila bibigyan pa, furthermore, ng kill dito yung international kuya. The positioning of May was good, pero courtesy as dirt war, I don't know why, pero siya yung nag-fall. Kaya ang agad nang namatay during the team fight. Again, the Purify. Hindi pa nagamit lahat ng Purifies nila dun eh. This is gonna be another Lord Eken by Black East International. Pero ang exchange, mahuhuli nila dito si Aqua or Angel. Sumanib siya dito kay Killer na might be. Gusto nilang makabawi pa rin sa pagkamatay dito ni Aqua na may iwan. Itong si Exhort. Wah, kinupuyot ang slow. Hindi ako makaalis. Anong gagawin ko? Wala na pupuntahan si Exhort dun eh. Wala naman din siyang mobility. Wala siyang pangtanggal ng slow. And Angela, kapit na siya dun. Ilang stack ng slow yung receive niya dun. Imagine mo. Kung ganun ka slow yung Carmina at that point. Dagdag pa yung talent na binigay dito ng Angela Senato. Plus yung Goyo, di parang kilala natin D5 would be in the middle lane. Maka dito, Wild Chance will connect, pero may able try to run away. Dexstar skill, tongue kicking the entire enemy team. Curtis dito, not enough damage. Dito tukang ng Chu, why not? Very dangerous dito yung kalagayan niya. Medyo walang buwan. Killer skill diving on the enemy turret. Talagang may tiwala sa Angela sa parang killer. Pero Curtis will take down. Look at Dexstar, basic attack to end. That would be the end for Geek from PH and the reason for Blacklist in